Today, we will continue with our probe on the illegal drug trade and the pogos in the country. We will show you the connection between the two and the key personalities who have been so far uncovered, previously hidden and entangled in a complex web of corporate layering and protected by influential and powerful government officials. In our last hearing on these topics, there were testimonies given that linked past high government officials in the drug smuggling of tons upon tons of illegal drugs via our ports and under the nose of the Bureau of Customs. We have also seen how the money flow from this drug trade are being used to acquire land holdings, influence and corrupt government officials and employees who conspire with the drug traders in offering protection and fake identities that undermine the security of our country. We were shown how the money was being laundered into the pogos and used it to fatten the wallets and pockets of the protectors of government. Napakarami na pong nakita at nadiskubre at naipalabas dito po sa Quadcom hearings. Kung kaya naman, pilit itong binabatikos at minamaliit na mga natatamaan. Base sa aming nakakalap na mga impormasyon, ang paninira ng mga trolls na bayad, patuloy ang paninira ng mga trolls na bayad ng pogo at drug money sa mga membro ng mga taong tumitestigo rito. Katakataka na napakalaki ng puhunan na umiikot sa mga trolls na halatang inaalagaan ng mga nasasaktan sa mga bagay na nauungkat sa mga pandinig natin dito, kabilang na marahil ang mga malalaking pangalan na nagpoprotekta sa mga illegal na droga at pogo. Mga kababayan, ang Quadcom ay binuo sa pamamagitan ng isang resolusyon na katha ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales na siyang original din na nagpapaimbestiga ng 560 kilos na shabu na ipinuslit sa Subic Port at dinala sa kanyang nasasakupang distrito sa Mexico, Pampanga. Sa una ay iniimbestigahan ito ng dalawang komite, ang Dangerous Drugs Committee at ang Public Accounts. Dito nakita ang relasyon at pagkakaugnay ng mga droga sa mga dayuhan na ilegal na bumibili ng mga lupain sa ating bayan. Kung kaya't minabuti na pag-isahin ang mga pandinig ng apat na komite sa mga nadiskubring mga kaugnayan. Mula noong Agosto, marami na ang nadiskubre ng Quadcom. Marami na din ang nasasaktan at pilit na sumisira sa atin. Subalit nais namin kayong garantihan na habang kami ay pinipilit na sirain, kami po ay hindi titigil sa pag-ungkat ng mga bagay upang makita at maisiwalat ang buong katotohanan. Hinihikayat pa namin ang mga tao na may nalalaman sa kalakaran ng illegal na droga na pumarito at isiwalat ang katotohanan kung sino-sino pa ang may mga kagagawan ng pagpapakalat ng illegal na droga sa ating bayan. Pilit pong sinisira ang imahe ng ating Quadcom na walang ibang layunin kundi ipalabas lamang ang katotohanan. Kung kaya't hinihikayat naming ang ating mga kababayan na humarap, magsalita at magbigay ng kanilang impormasyon na may kinalaman sa usaping tinatalakay namin dito. Kung sakali na ang mga impormasyong ito ay mapapatunayang totoo, kami ay gagawa ng mga mungkahi sa mga nararapat na ahensya upang sila na ang gumawa ng mga nararapat na hakbang sa pagresolba ng mga ito. Sa ngayon, hinihikayat pa rin namin ang lahat ng personalidad na nabanggit ng mga resource persons at witnesses na pumunta dito sa amin upang bigyang linaw ang mga nasabing akusasyon o kamalian kung meron man at nang marinig ng bayan ang kanilang mga panig. Hindi namin isinasara ang aming pintuan sa kanila. Pinipilit namin na sila ay humarap dito upang pasinungalingan ang mga bintang laban sa kanila. Sa gayong paraan, lamang natin masisiguro na ating makikita ang katotohanan.
So nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala. Maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. The next to deliver his opening remarks is the Chairman of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Thank you so much. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, as we continue the hearing about first the illegal drugs and then POGO, we will be discussing issues that pertain to the effort of the government on driving out illegal POGOs in the country. As we are about to end this year, as what had been promised by the President to stop all POGOs nationwide. Mahirap po ang trabaho ng Kongreso. Kundi po lahat tayo ay magtutulungan. Di lamang po ang PAOK, ang PNP, and other government agencies, ang ating pong mga LGUs ang magtutulungan dito. Kailangan po natin ng sambayan ng Pilipino. Ang inyong kooperasyon sa pagbabantay ng ating pamayanan ay malaking halaga upang masugpo natin ang masamang epekto ng POGO sa kaayusan, buhay at moralidad ng ating mga kababayan. Sa kabila ng samot-saring opinyon ng ating mga namumuno sa gobyerno at ating kapwa mamamayan, naniniwala ako na tayo ay dapat magkaisa sa marangal na layunin na mabigyan ng wastong kaalaman ang bawat Pilipino sa mga kriminalidad at katiwalian na tumatagos sa bawat sulok ng ating pamahalaan at mga institusyon ng ating bansa. Mula dito, tayong lahat ay dapat maghangad at magsikap upang makahanap ng mga solusyon at makamit ang totoong bunga ng demokrasya na matagal na nating ipinaglalaban. A lot has been said and heard in our previous hearings, and I'm certain that a lot more will be brought to light in the coming proceedings. Malinaw na po ang unti-unti tayong pinasok ng mga dayuhan na may masamang balak at nais samantalhin ang ating bayan through the strategic use of their bottomless funds and their purchase of key information on how to go about acquiring fake Filipino citizenship with the help of corrupt elements in our institutions. Itong mga POGO corporations ay naging paraan upang mapalaganap nila ang krimen sa ating bayan tulad ng human trafficking, prostitution, drugs, money laundering, cyber crimes, torture at murder. Bagamat nakapaglabas na ng Executive Order Number 74 ang ating Pangulo, naniniwala ako na nangangailangan ng mas mahigpit ng mga regulasyon at mas matibay na pagpapatupad upang lubusang mawasak ang ilegal na operasyon ng POGO. Nararapat na magkaroon rin ng ilang reforma sa regulasyon, international na kooperasyon at mga nationwide public awareness campaign upang tuluyang sugpuin ang mga operasyon ng POGO. Dapat palakasin ng pamahalaan ang regulatory oversight sa mga business process outsourcing companies na may kinalaman sa online gaming sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa pagsunod, paglisensya at auditing. Kasama rito ang masusing background check sa mga operators at employees ng mga IT companies, lalo na sa loob ng mga free port or economic zones. Isang mahalagang aspeto ay ang pagpapabuti ng koordinasyon sa pagitan ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas at mga pambansang ahensya tulad ng PAOK, NBI at PNP upang aktibong tutukan at buwagin ang mga sindikatong sangkot sa mga scamming activities at human trafficking. Higpitan natin ang pag-usig sa mga individual na sangkot sa trafficking operations, kabilang ang mga lokal at dayuhang mamamayan. Mahalaga ang paglikha ng malinaw na legal na landas upang matiyak ang mabilis na hustisya para sa mga nagkasala, maging sila man ay mga recruiter, operator o financier. Dapat ding bigyan ng prioridad ng hudikatura ang mga kaso ng human trafficking upang maiwasan ang matagal ng paghihintay sa hustisya ng mga biktima. Marami sa mga biktima ng human trafficking sa POGO ay mga dayuhan na dinala sa bansa gamit ang mga maling pangako. Dapat nating higpitan ang proseso ng pagbe-vet at pag-verify ng mga otoridad ng immigration
para sa mga dayuhang manggagawa. Kasama rito ang pagsisiyasat sa legitimate job offers, background ng employer, at mga kondisyon sa trabaho. Dapat din palakasin ang mga helpline at serbisyong legal para sa mga biktima ng trafficking. Kadalasang umaasa ang mga sindikato kaugnay ng POGO sa money laundering upang ilipat ang kanilang illegal na kita. Mahalagang palakasin at pagtibayan pa natin ang Anti-Money Laundering Act upang masubaybayan ang mga transaksyong pinansyal na may kaugnayan sa POGO. Dapat obligahin ang mga institusyong pinansyal na iulat ang mga kahinahinalang transaksyon na maaaring may kaugnayan sa trafficking o kriminal na aktibidad. Mainam rin na aktibong pag-freeze ng mga ari-arian at accounts ng mga boss ng sindikato at operator ng POGO na sangkot sa human trafficking. Ito ay makakapagpahina sa kanilang kakayahan mag-operate at magsisilbing babala sa mga nagkakaroon ng pakinabang mula sa ganitong mga krimen. Maraming biktima ng human trafficking ang nangangailangan ng komprehensibong rehabilitasyon. Dapat palawakin ng ating pamahalaan ang mga suporta nito para sa mga nasagip na individual, kabilang ang pagbibigay ng ligtas na tahanan, counseling, legal na tulong at mga programa sa reintegrasyon. Mahalagang magtayo ng mga silungan na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga dayuhang biktima dahil marami sa kanila ay hindi kaagad makauwi sa kanilang mga bansa. Bilang pagwakas, nais ko pong bigyan diin na ang ating pinaglalaban dito ay ang masamang dulot ng POGO at ang pagtatag ng mga legal na reforma. Sana po ay kasama niyo kami sa layuning ito para sa ating mga anak, para sa ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Chairman Fernandez. All right, Congressman Dan Fernandez there. Speaking about efforts by the government to rid the country of Philippine offshore gaming operations already deemed illegal by next year. This is, of course, part of the House of Representatives' commitment to President Ferdinand Marcos' orders to eliminate POGO operations in the country. Now, the QuadCom hearing is just beginning. This is supposed to be the 12th of the series. Opening statements there coming from Congressman Robert Barbers, also urging those who know anything about POGOs and EJK to come forward and join the QuadCom hearings. He also defends Congress against growing criticisms from those parties affected by POGO. He's also urging his fellow congressmen to be steadfast in its commitment to sustain this hearing until the last. We're taking a short break now. ANC's live coverage continues in a moment. Stay tuned.